Pagpasok ng Duterte administration, inilunsad nito ang pinakaambisyosong infrastructure program sa bansa. 2,000 infrastructure projects ang inihayag ng pamahalaan sa ilalim ng Build, Build, Build program. Layan ng programa na masolusyonan ang lumalalang problema sa traffic sa Kalakhang, Maynila, makalikha ng kinakailangang mass transport system, matugunan ang mataas na presyo ng mga bilihin at makapagbigay ng maraming trabaho. Ayon kay Public Works Secretary Mark Villar, pinapangasiwaan niya ang may 20,000 infrastructure projects sa buong bansa bawat taon. Kabilang dito ang mga farm-to-market roads, school buildings, flood resiliency projects, mga dike at earthquake risk reduction projects. 75 sa mga proyektong ito ay tinuturing na flagship projects o mahalagang ipatupad agad. Pero sa ngayon po, meron kaming 50 na projects na in-identify namin as a priority project. And the value of these 50 projects siguro abot ng 900 billion pesos, almost a trillion pesos ang value ng projects. Katulad po ng mayroong PPP, katulad po ng Skyway, yung ginagawa po ngayon, yung Cavite-Laguna Expressway, yung Tipilex. Meron din kaming mga overseas funded loans, mga bridges across Pasig River, kasama po yan sa mga foreign funded loans. So marami pong projects. At lahat po ng projects ay big ticket projects. Kasama din daw dito mga proyektong magpapaluwag sa EDSA. Gumagawa po kami ng mga bypass sa EDSA. Yung isa po yung Skyway. Ang target po namin is hopefully by this year, significant completion, 95% completed. So yung first, yung main line ay tapos na dapat by this year. So ito po, pag natapos po itong Skyway, 100,000 cars a day ang mawawala po sa EDSA. And meron din kaming Southlink, C5 Southlink. Iko-connect po ang Cavitex C5. So yung mga taga Cavite, hindi na kailangang duman sa EDSA. Pwede na nilang gamitin yung C5, dire-diretso na hanggang kung pupunta sila sa Ortigas. So magiging bypass din yun. Batid-anya ng pamahalaan ang hirap na pinagdaraanan araw-araw ng mga commuters sa EDSA, kung kaya't ilang proyekto ang kanilang agarang pinapatapos para mapaluwag ang trapiko dito. Kung mapapansin nyo, talagang 24/7 yung work doon dahil gusto talaga ni President na matapos sa lalong madaling panahon. Alam naman na kasi nakikita na po natin yung kung gaano kahirap ang hirap na hirap po ang ating mga kababayan sa EDSA. Sobrang traffic at kailangan ng solusyon kaagad. Kaya nakatutok kami sa Skyway dahil alam namin na kailangan na po. Kabilang sa mga proyekto ang Skyway 3 na magpapabilis ng travel time mula Buendia, Makati hanggang Balintawak sa 20 minuto na lamang. Target na makompleto ito sa katapusan nitong taon. Dagdag pa daw dito ang mga connector roads at mga tulay sa Pasig River. Inaasahang mababawasan ang bilang ng mga behikulong dadaan sa EDSA kada araw mula sa 400,000 sa original na kapasidad nito na 280,000 na lamang. Ang NLEX Harbor Link Segment 10 naman mula Maynila patungong Caloocan ay bukas na sa publiko. Bahagi din ng Metro Manila Skyway Stage 3 ay nagagamit na. Yung Skyway po ay designed sa regular vehicles. Gagawa pa kami ng connector road that's from the port. Pwede po kayong pumunta sa NLEX, SLEX, diretso na. So, madidecongest ang major road sa Metro Manila. So, ito po ay para sa trucks. So isipin nyo na lang po, halos lahat ng trucks mawawala bigla sa Metro Manila pag natapos po yung connector. So itong dalawang project, pag natapos po ito, itong dalawang project, sa tingin ko, babalik ang EDSA sa original capacity, which is about 250,000 to 280,000 a day. Meron pa kaming mga bridges across Pasig, which pag natapos po ang mga bridges across Pasig, makakatulong din sa decongestion ng Guadalupe, C5, dahil kulang din po ang bridges across Pasig River. So pag nagkaroon ng options ang ating mga motorista, definitely luluwag, makakaluwag din sa EDSA. Kumpiyansa si Secretary Villar na 70% ng mga priority projects ang matatapos bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte sa 2022. If you look at the 50 projects that we've identified as priority projects, about 70% are ongoing, have reached a good amount of completion. Yung 30% halos ready na, may implement na.
Sa ngayon, ay natapos na daw ang 6,845 kilometro ng kalsada, 2,700 na tulay, mahigit 4,530 flood control projects at 71,800 classrooms. Pangarap ng pamahalaan na gawin na lamang 8 oras ang biyahe mula Katimugang Luzon patungong Hilagang Luzon. Ito'y sa pamamagitan ng tinaguri ang Luzon Spine Expressway. 18 expressways ang nakaambang tapusin para matupad ang pangarap na ito. Kasama sa Luzon Expressway Spine ang Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway, Central Luzon Link Expressway, North Luzon East Expressway Stage 1 and 2, and Lex Harbor Link Segment 10, and Lex-Eslex Connector Road, Metro Manila Skyway Stage 3, Southeast Metro Manila Expressway, Cavite Laguna Expressway, Cavite Tagaytay Batangas Expressway, Quezon Bicol Expressway, Camarines Sur Expressway at South Luzon Expressway Toll Road 4. Ang 30 kilometrong Central Luzon Link Expressway o CELEX ay magpapaiksi ng travel time mula Tarlac City patungong Cabanatuan City sa Nueva Ecija ng mula 70 minuto sa 20 minuto na lamang. Ang 71 kilometrong NLEX East Phase 2 ay magkokonekta sa Bulacan at Nueva Ecija. Iiksi din ang travel time mula Clark sa Pampanga hanggang Calamba, Laguna ng mula 3 oras sa 1 oras at 40 minuto na lamang. Maliban pa dito, pagdudugtungin din ang mga isla sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga inter-island bridge projects. 16 na short and long bridge projects na kokonekta sa Bataan sa Luzon hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao ang pinag-aaralan na. Ang Department of Transportation naman ang nangangasiwa sa mga proyektong may kinalaman sa railways, aviation at airports, roads at maritime sectors. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Gades Libiran, marami silang problemang dinatnan nang mag-umpisa sila sa departamento. Yung MRT3 natin ay ilang dekadang napabayaan yan. Nung dumating kami, let's say 2016, around 560 unloading incidents yung nai-record dyan. Yung mga riles, baku-baku. Yung mga gulong ng mga bagon, baku-baku rin. Poor maintenance. Walang laman na spare parts yung aming depot. Yung aberya, mayat-maya, nasa balita, average 2 or 3 unloading incidents per day. Tinanggal nila ang dating maintenance provider at ibinalik sa kumpanyang Hapon na Sumitomo Mitsui Corporation ang pagmimintini ng MRT. So kasama doon sa MRT3 rehabilitation ang pag-overhaul ng lahat ng mga bagon, pag-upgrade ng ating signaling system, ang pag-replace ng lahat ng mga riles. Kasi napakaluma na nung ating mga riles eh. Lahat yan. Gagawin nating bago, aayusin natin yan. Kasama rin ang pagsasaayos ng mga escalators at elevators, pagpapalit ng mga air conditioning units ng mga bagon. Inisaysa ni DOTR Assistant Secretary Gades Libiran ang mga proyektong natapos na nila sa nakalipas na 3 taon. In fact, sa aming aviation sector, nakapagtapos kami ng 63 airport projects. Sa riles naman, kami ngayon ay nagko-construct ng 4 railways projects. Nakapag-kumpleto na rin kami ng pagtatayo ng isang land port, which is yung Paranaque Integrated Transport Exchange Project. Yung sa aming maritime sector, nakapagtapos na ang Department of Transportation, katuwang yung aming Philippine Ports Authority ng 220 port projects nationwide. Mula 77 kilometro ng railway sa bansa ngayon, balak ng pamahalaan na tapusin ang 1,900 kilometro ng railways pagsapit ng taong 2022. Ang 147 kilometrong North-South Commuter Railway ay tatahak mula Tarlac at Pampanga patungong Calamba, Laguna. Ang halos 3 oras sa pagbiyahe mula Calacang, Maynila patungong Clark International Airport sakay ng bus o kotse ay naasahang bababa ng 1 oras na lamang sakay nitong elevated railway. Upang lalo pang mapabilis ang pagbiyahe sa loob ng Calacang, Maynila, inumpisahan noong Pebrero ang Mega Manila Subway Project.
Ito ay isang underground mass transport system na tatahak ng 36 na kilometro mula Mindanao Avenue sa Quezon City hanggang sa FTI sa Taguig. Ang Metro Manila Subway Line 9 ay inaasahang matatapos sa 2025. Ito ang magiging kauna-unahang subway sa bansa na seserbisyo sa may 370,000 katao sa unang taon ng pagbubukas nito. Magkakaroon din ito ng direct link sa Ninoy Aquino International Airport. Through the Metro Manila Subway, maibababa natin yung current travel time mula Quezon City hanggang Naiya sa usual na 1 hour and 10 minutes to just 36 minutes. So nakakonekta yan, Quezon City hanggang sa ating airports, patungo rin ng Bikutan. So kapag natapos ang subway, ang target namin dyan is by 2021, ay matatapos yung tatlong unang istasyon sa Quezon City, yan yung Mindanao Avenue, Tandangsora at Quirino. At once fully operational itong ating Metro Manila Subway, naasahan natin na makakapag-accommodate siya ng around 370,000 passengers. Mapapabilis na rin daw ang pagbiyahe mula Tutuban patungong Pampanga sa pamamagitan ng PNR Clark. So magsisimula yan sa Tutuban in Manila going to Malolos and then Malolos all the way to New Clark City. At inaasahan po natin na matatapos yan by 2021. Mapapaikli naman ang PNR South Long Haul Project ang biyahe mula Maynila patungong Bicol ng mula 13 oras sa 6 na oras na lamang. Tatahak ito mula Metro Manila patungong Calamba, Laguna, Batangas City, Legazpi sa Albay at Matnog sa Sorsogon. Yun pong sa ating PNR Bicol, napakahaba pong riles nito, more or less 639 kilometers na riles at ang target po natin ito, kapag ito'y natapos, mare-reduce niya yung travel time from Manila to Legazpi from the usual 13 hours to just 6 hours. Inaasahan po natin na masisimulan yan with early next year at matatapos po yan before the Duterte administration ends. Ang Mindanao Railway Project Phase 1 ay single-track electrified rail line na may habang 105 kilometro. Tatahakin ito ang Tagum, Davao at Digos. Line itong mapababa ang halaga ng bilihin, pasiglahin ang pangangalakal at isulong ang tunay na pag-unlad ng Mindanao. Ganon din yung Mindanao Railway na first railway system in Mindanao. Yan. Ang target natin for the Mindanao Railway ay matapos natin yung Phase 1 which is from Tagum in Davao del Norte straight to Davao City and then all the way to Digos, Davao del Sur. So more or less mga 8 to 9 stations yan, inaasahan natin na matatapos yan before the Duterte administration ends. Isang world-class passenger terminal naman ang itatayo sa Clark International Airport. Magkakaroon ito ng kapasidad na 8 milyong pasahero. Layon itong ma-decongest ang mga airport terminals sa Kalakhang, Maynila. Alin sa mga build projects ng pamahalaan ang nais ninyong matapos agad?